Magandang araw ho. Kasama natin si Sir Rick Suelio sa ng Barangay Pansol. Pwede yung pakikwento ninyo kung ano yung role ninyo sa Barangay Pansol at ano yung relasyon nun sa BADAC, mga tungkulin nyo bilang BADAC member. Magandang hapon. Ako po si Rick Suelio. Ako po yung executive officer ng Barangay Pansol. Ang bilang officer, ako po yung ang trabaho po namin sa peace and order. Number one po, at sa iba pang gawain na inaatang sa akin ng aming punong barangay, si Captain Jojo Mahusay. Doon sa programa niya, unang-una, ang aming kapitan ay ang number one niyang layunin ay masugpo ang droga sa aming barangay. Dahil sa pag-upo niya bilang barangay, hindi nabawasan nung nakaraang administrasyon yung gumagamit ng ipagbabawal ng gamo, lalo pang dumami. So, unang-unang programa niya ay hinikayat muna ang mga nalulong. Nagpatawag siya ng meeting sa mga magulang na mga anak nila ay nasa impluensya ng droga. So, nakaipon kami ng hanggang 50 drug dependent na tinutulungan ni Cap. Ang programa ni Cap, tutulungan kayo na maalis dyan para kayo mamuhay ng matagal. Yun po ang programa niya. Tulungan namin kayo, lahat kayo, pati ang pamilya nyo. So, ngayon, bilang BPO, peace and order officer kayo, ano naman yung ambag niyo doon sa programa na yun? Ang programa ko, ang ginagawa ko sa kanila, so, araw-araw, pinapag-report ko sila muna sa opisina, tapos nagla-login na pangalan nila. At bago sila parating, tinitingnan ko sila kung ano yung mga kilos nila. Sabi ko, okay na ito. Yung after one month na counseling na kami sa kanila, si Cap, at saka nagkukuha kami ng mga speaker tungkol doon sa ano yung kainatnan kung ikaw ay gumagamit ng droga na masama. So, pagkatapos noon ay pinabayaan namin ni Cap, sige, bumalik muna kayo doon at tingnan namin sa one week kung ano yung resulta sa aming counseling. So, yung pinabalik namin sila at bilang ako ang nagmumonitor, sa 50 katao, mayroong mga 40 na gusto nang sumuko, gusto nang umayaw na ayaw na nilang gumagamit ng droga. Subalit, ipinakita namin na hindi ito biro. So, sa 10 na huli po yon, nabawasan, maraming na nagtutulak. Hindi na nga sila gumagamit. Dahil ang pag-aintindi nila, pag hindi na gumagamit, hindi na sila hulihin. Subalit, nagtutulak. So, lalong lumaki ang problema nila dahil mali din ang pag-aalam nila, pag hindi na kami gumagamit, hindi na kami hulihin. So, nagtutulak, nagbibinta, hindi sila gumagamit, huli pa rin. So, pinaliwanag namin na ganito dahil yung iba, wala namang pinag-aralan talaga na tungkol sa kahirapan. Napuntahan namin yung nahuli na yun, yung asawa, apat na anak, minsan lima, tapos walang trabaho. Ang ginawa, Kap, tulungan natin sa asawa. Yung nakakulong yung asawa, yung asawa niya, yun ang tinutulungan namin sa cash for work. Kasi ang asawa niya nakakulong, lima yung anak niya. Yun ang pinamutol ni Kap sa akin. Monitor mo yan. Para hindi lalong malulong ang babae. Kasi yung pinabayaan po namin, sir, pagkakulong yung asawa niya, siya naman. So, paano mo kukontrolin yung sinasabi, hindi mo siya natulungan.
yung unang sinabi lang, pero yung pangalawa, tuloy pa rin. So, kinupkup namin yung asawa niya, tinulungan, ipinasok sa programa para matulungan yung mga bata. Ganun po ang sinabi ng tulungan natin. Tapos, hindi pa rin matitigil yung iba. Yun, nahuhuli, pinapahuli ng pulis. Pero pagkalabas doon, mayroong lumabas na user lang, tapos kulang ang evidence. So paglabas, kinuha pa rin namin. Sa tulungan ka pa rin, doon sila umiyak na kahit nagkasala na sila, tanggap pa rin sila sa programa ng barangay captain namin. So yun po ang kagandahan, dahil yung mga ibang parents na tinatago yung anak, sinasabi ko, huwag niyong itago dahil tinutulungan niyo sila sa kapahamakan. Pag ilabas mo sila na isusuko, matutulungan mo sila sa gaginawaan dahil hindi na sila mapapahamak. Ganun ang sinasabi ko doon sa mga lumalapit sa amin. Hanggang ngayon may lumalapit, naglilista araw-araw. Ako yung nagka-counsel ng sarili. Kung hindi yung BADAC na yan, baka sampalin ko lang siya. Sige, umalis ka na. Pero hindi ko magawa dahil yung programa na training na nakuha ko, maganda ang layunin na hindi lang siya ngayon, hanggang bukas, hanggang sa future niya. Yun pala ang ibig sabihin noon, natutulungan mo siya para maalis talaga siya sa bisyo. Pero importante kasi siya, dahil kahirapan, kailangan talaga na buhay para maano yung pamilya, mabigyan sila ng trabaho. Yun, sa nakikita ko, kailangan may trabaho. Kasi mga anak nila maliliit eh. Kasi kung pabayaan yun, hindi na nalusutan man sa mga asawa, paano yung mga anak? Hindi makapag-aral. So, another deep dive na naman doon sa mga bata. So, hindi pala ito walang hangganan, tuloy-tuloy pala sa kanila, sa halimbawa sa amin sa Pansol. Sa amin lang, yung mga natulungan namin, tuloy-tuloy pala yun. Hindi lang sa magulang, pati na sa mga bata. Dahil pag yun na naman ang malulong o gagawa ng... Kasi ang number one kasi ngayon sa atin, na panandali ang kikita ka ng pera sa druga. Mabilis eh. Sa isang sase, meron ka 200. O di, baka ilang sase ka na i-runner mo. Meron ka ng kita sa isang araw, baka lima ka din, may 1,000 ka. Ganun po. E kung nagkaroon ka ng puhunan, yun na yun. Kaya yun ang sinusugpo ng barangay doon sa Pansol ni sa aming kapitan, na habang ako yung kapitan, tutulungan natin hanggang sa huli. Kasi sinasabi, nag-uusap kami ni Kap, ganitong naano namin sa... Umatin siya one time eh. Pero busy yun, so kami na lang. Sabi niya, gawin natin yan dahil maganda programa yan. So kung may manood sa atin sa na ibang peace and order officer sa barangay, ano yung tatlong tips ninyo sa kanila? Sa mga ibang peace and order officer sa ibang barangay, ano yung mabibigay niyong tips sa kanila para maging maganda yung pagpapalakad nila ng BADAC at saka pagiging peace officer na? Una, mag-seminar muna sila sa BADAC para malaman nila. Kasi kung meron lang ibang seminar, ang purpose lang doon yung paghuli. Paghuli lang sa kanila na walang tulong. Or kung ang kapitan mayroong programa, so yun na yun. Una, mag-seminar sila sa BADAC, Boster. Pangalawa, igalang nila. Kumbaga, igalang nila yung mga drug dependent na sa komunidad, parang membro sila ng pamilya. Huwag nilang itingin ng mababa. Pangatlo, kabuhayan. Tulungan sila sa kabuhayan. Kasi
kung gutom, kahit magandang programa mo, kakapit sa patalim, gagawa ng hindi maganda. Yun ang maibigay ko sa kanila na igalang nyo ang mga drug dependent dahil parehas lang natin yan. Pangatlo, tulungan natin sa kabuhayan. Bigyan sila ng trabaho, magbigay ka ng para kumita sila. Yun lang, napakasimple lang yun. Kasi kung hindi ka gutom, busog ka, may trabaho, mayroon kang pera, masaya. Eh kung gutom ka, magnakaw ka. Babalik ka naman sa dati. Yung pagbalik yun ang pinakamasaklap. Kasi maging marunong na yan eh. Magiging mailap yan. Ang last na mangyari sa kanya, patay siya. Okay. Sige, maraming salamat po sa inyong mga tips. Salamat po. Thank you. Okay na ba, sir? Oo, okay.